Naghahanda na ang grupo para sa pag-alis bukas, papunta sa Hawaii. Ngunit dumating si AZ, kasama si Ellen sa villa, na magkahawak kamay. Tuwang-tuwa sila nang makitang muli ang dalaga. Pero ang ipinagtataka nila ay kung bakit magkahawak kamay sila ni AZ. Hahalik na sana sila sa pisngi ng dalaga ngunit mabilis na hinarangan ni AZ ang kanyang mga pinsan. Ay, nakaselda na pala. Nagbibinata na si King AZ. Anong meron? Tukso ni Ace. Pero isang matalim na tingin ang ipinukol niya sa mga iyon. Samantala, isang mahihinang hagik-hik ang pinakawala ni Ellen. Hindi naman nasindak ang apat. Itinaas ni Ellen ang kaliwang kamay at doon, nagkahiyawan. Totoo ba to? Hiyaw ni Drake. Habang si Blake ay seryoso, napapaisip siya kung bakit ganoon na lamang kabilis makahanap si AZ, gayong wala itong karanasan sa babae. Mabait naman si Ellen, ramdam nila yon. Hindi ba parang padalos-dalos ang desisyon mo? Sabat ni Blake, na bagaman hindi tutol, subalit confused siya sa mabilis na pagsisettle down ni AZ. Sigurado na ako, 32 na ako, and I'm sure with Ellen. Bukas, postpone mo ng lakad dahil magpapakasal pa kami sa West. Kailangan kong isama ang asawa ko sa Hawaii. Nagsalubong ang kilay ni Blake. Kaya niyaya niya si AZ na makausap ito ng sarilinan. Hinayaan naman sila ng apat para malinawan din si Blake sa gusto nitong mangyari. Parang ang bilis naman pare. Malinaw pa bang layunin mo sa Sigma? Seryoso niyong tanong kay AZ. Alam kong ginagawa ko. Hindi sa kumakontra ako. Wala akong problema kay Ate Ellen. Pero napakadelikado kung isasama mo pa siya sa Hawaii. Ipinatong niya ang kamay niya sa balikat ni Blake. Mahal ko siya at hindi ko hahayaan na mapahamak o mawala siya sa akin. Napatango na lang si Blake. As long as nalinawan na siya na consistent pa rin ito sa kanilang layunin bilang Sigma Warrior, ay hahayaan niyang sumaya ang pinsan niya. Dapat pa nga, masaya siya dahil nakahanap na ito ng makakatuwang sa buhay. Samantalang siya, ayun, nabubuhay at nakikipaglaban. Nasa state lang siya ng salitang, okay. Hindi malungkot, pero hindi naman masaya. Nag-celebrate sila ng gabing yon upang bukas ay mairaos ang masaya at simpleng kasal ng dalawa. Hindi na rin sila nagpakalasing dahil maiksi lang ang oras nila para sa mga darating na araw. Nakasuot ng tuxedo ang apat habang inaantay nila si Ellen na dumating. Nagpaganda kasi ito kahit nasa West lang sila ikakasal, habang si AZ naman ay kabado. Kahit seryoso ito ay halata naman sa pawis nito ang kabang na darama. Tinutukso-tukso pa siya ng tatlo. Pati si Blake ay napapangiti rin dahil sa reaksyon ng itinuturing nilang kuya. Sa tinagal-tagal ng panahon, hindi nila inaasahan na darating pa pala ang araw na makakahanap ito ng kabiyak. At ang mas malala pa ay mapanindigan talaga ito sa anumang desisyon niya. Sa dami ng babaeng nagpapapansin rito, ay wala siyang pinatulan ni isa, kaya he deserved to be happy. Habang abala sila sa panunokso kay AZ na nauubusan na ng pasensya, ay nakareceive ng tawag sa mansion si Blake. Nagpaalam muna siya sa mga pinsan niya, saka naghanap ng lugar. Pagkasi may tumawag sa mansion, ay paniguradong emergency yon. Hello sir, umuwi ho muna kayo, kailangan kayo ng papa niyo. Sabi ng katulong na halata ang pag-alala sa boses niya. Tiimbagang siyang napakuyom ng kamao. Bakit ngayon pang nagka-emergency gayong espesyal na araw ito? Kung kaya lang niyang baliwalain ang amang walang pakialam sa kanya, ay hindi na siya uuwi. Isa pa, nasaan ang asawa nito? Balita niya ay kakakasal lang nito noong isang araw sa mas bata pa sa kanya. Grabeng kahayupan naman yun. Hindi niya malaman kung ano ba talagang pumapasok sa isip nito. Parang hindi siya nito itinuturing na anak matapos mamatay ang kanyang ina sa panganganak nito sa kanya. Siya ang sinisi nito sa pagkawala ng babaeng pinakamamahal niya. Gayong siya ang bunga ng kanilang pagmamahalan. Sige manang, uuwi ako. Umigting ang kanyang bagang sa sobrang inis. Kaya nga tahimik siya dahil kinokontrol na lang niya ang kanyang sarili. Baka ano pa kasi ang magawa niya. Alam din yun ng mga pinsan niya kung anong trato sa kanya ng kanyang ama. Kaya naiintindihan nila ito kung bakit hindi ito palaimik. Nagpaalam na siya sa kanyang mga pinsan,
Humingi rin siya ng dispensa kay AZ. Pinayagan naman nila ito. Nakakapanghinayang na siya lang ang wala sa masayang araw ng kanilang leader. Pero kailangan niyang unahin ang pagiging anak kahit hindi siya itinuturing na anak. Mabilis pa sa alas 4 siyang nag-drive pa uwi sa kanila. Hindi naman malayo yun dahil nasa Laguna lang naman. Nang makarating siya sa mansyon ay dumiretso na siya sa kwarto ng ama. Kailan nga bang huling araw nung umuwi siya ron? Halos kalahating taon na. Hindi rin naman siya nito hinahanap. Wala rin naman siyang na-miss doon dahil hindi rin naman niya itinuturing na tahanan yon. Nakita na lang niyang nakaratay sa kama ang amang may sakit. Mukha rin malubha ito dahil hindi man lang ito makagalaw. Baka na-stroke sa honeymoon nila ng kanyang bagong asawa. Ewan ba niya pero wala siyang nararamdamang awa. Siguro dahil simula pa noong bata siya ay hindi siya nito itinuring na anak. May financial support, oo. Pero ang pag-aaruga ng ama ay hindi niya naranasan. Dad, kamusta? Oo nga pala, hindi kayo makapagsalita. Dito muna ako mamamalagi hanggang sa huli niyong hininga. Bilang isang kadugo niyo. Malamig niyang sabi sa matanda na nakatitig lang sa kanya. Nakita niya ang sakit sa mga mata niya, kasabay ang pagtulo ng luha nito. Napangiti si Blake. Umiiyak din pala ang walang puso. Bakit? Natatakot na ba itong mamatay? Hindi ba nito kayang harapin si kamatayan? Kaya ganun na lang siya kung umiyak? Dad, wala akong magagawa kung oras nyo na. At kung magkikita na kayo ni Satanas, o sige na, kakain na muna ako. Sarkastikong anya, sabay alis sa kwarto. Namanhid na ang kanyang damdamin at hindi na niya kailangang itago ang galit niya rito. Ni hindi nga nito itinanong kung asaan ba ang bagong asawa niya na sana'y mag-aalaga sa kanya. Manang, ipaghanda niyo ho ako na makakain. Magpapahinga na muna ako maya-maya. Utos niya sa katulong. Opo sir, malapit na pong makaluto si ma'am. Nagsalubong ang kanyang kilay. Mukhang ang bagong asawa ng kanyang amang naghahanda ng pagkain. Pero he didn't bother to ask one more thing. Instead na kumain ay dumiretso na siya sa kwarto. Ayaw niyang makatikim ng pagkain na gawa ng babae. Masama man pero damay na rin ito sa galit niya. Nagpapahinga na siya sa kwarto at balak sanang magpa-deliver ng pagkain. Isa-isang pinasa ng mga pinsan niya mga larawan sa kasal ni AZ. Kitang-kita niya ang sobrang saya sa mga mukha nila, lalo na si Ellen. Samantalang nahihiya pang umiti si AZ, napailing siya. Masaya na siya na nairaos ang maayos ang kasal. Inaalala lang niya ang hindi niya pagsama sa Hawaii. For sure kasi, hindi magiging madali ang tournament nila roon. Para kasi silang papasok sa underground at maghahanap ng chest na may mga badge, sandata at tiba-tibang droga. Doang habo lang ng grupo nila ay power, hindi pa rin magiging madali yon. Isang pagkakamali lang ay maaaring may mamatay sa kanila. Lalo na siya at si Ace ang eye-opener pagpasok sa mga tournament. Sanay na siya sa mga ganoon pero naiisip din niya si Ellen. Delikado yon. Upang mapanatag ang loob niya ay iniisip na lang niya na poprotektahan siya ni Easy. Ang importante ay nando doon si Ace. Mabuti na lang at dalawa silang eye-opener, kaya ayos lang na wala siya. Natigil lang sa pag-iisip si Blake nang may kumatok sa kanyang pintuan. Sino yan? Sir, kumain na po kayo. Boses ni Manang ang sumagot. Naiinis na naman siya. Pero naalala rin niya na hindi niya nasabihan ng matanda na hindi pala ito kakain. Bukas po yan, tugon niya. Balak sana niyang sabihan ng matandang katulong na ibalik ang pagkain nang bumungad sa kanyang pamilyar na muka. Hindi pala nag-iisa ang matanda. Nanlamig siya nang makilala ito. Pagdakay, nagtangis ang kanyang mga bagang sa galit at pagtataka. Bakit nandito ka sa mansyon? Tumaas ang boses niya sa babae. Halos hindi rin maipinta ang mukha ng babae nang makita siya. Mukhang namukhaan din siya nito. After 6 years, nakilala pa rin siya nito. At kailan ka pang namasukan bilang katulong sa mansyon namin? Hindi ka pa ba natatapos sa mga lalaki mo? Pangmamaliit niya sa babae. Nanginginig na ang babae habang hawak ang tray ng pagkain. Balak sana niyang paghainan ng pagkain ng anak ng asawa niya. Lalo na't hindi niya ito nakita ni minsan. Sir,
Huwag naman ho kayong ganyan kay ma'am. Naghanda po siya ng pagkain para sa inyong mag-ama. Sabat ng katulong na hindi rin alam kung ano bang nangyayari. Ma'am? Mas lalong nanlisik ang mata ni Blake sa babae. Hindi niya lubos akalain na ang ex-girlfriend niya ang magiging stepmom niya. Hindi pa rin ito nagbabago. Ang kapal pa rin ng pagmumukha niya. Nawawala na siya ng amor sa babae. Lalo na't nalaman niyang pati pala ama nito ay pinatos niya. Tumayo siya at mariing hinawakan ang braso ng dalaga. Bakit Rose? Bakit pati si Dad? Pinatulan mo pa? Wala na bang natitirang kahihiyan sa katawan mo? Paninigaw niya sa babae. Inawat siya ng katulong ngunit naitulak nito ang babae sa sahig. Sir, hindi niyo po kailangang saktan si ma'am. Sigaw ng katulong. Walang nagawa si Rose kung hindi ang umiyak at tiisin ang natapong mainit na pagkain sa kanyang katawan. Hindi kasi niya inaasahan na si Blake ang anak ng kanyang asawa. Ni hindi sila magkaparehas ng apelido. Wala rin picture sa buong mansyon ng binata, kaya hindi talaga niya ito nakilala. Kung alam lang niya, hindi sana siya mag-aabala pang magpakita sa kanya, lalo na at wala naman siyang mukhang maihaharap rito. Napasabunot si Blake nang muling bumalik sa alaala niya ang masayang pagsasama nila ni Rose. Nagwala siya at pinagtatapon ng mga gamit sa loob ng kanyang kwarto. Mabuti sana kung katulong lang ito. Pero bakit nagpakasal ito sa kanyang ama? Nang wala niya siyang maitapon, ay ang pader naman ang pinagsusuntok niya. Isang sunod-sunod na malalakas na suntok ang pinakawalan niya hanggang magdugo ang kanyang mga kamao. Wala na siyang pakialam doon dahil mas masakit pa ang nararamdaman niya kaysa sa mga sugat sa kamay niya. At ang mas lalong ipinanggagalaiti niya ay kung bakit ganoon pa rin ang nararamdaman niya sa babae. Gayong niloko lang siya nito. Pinagmukhang tanga at ngayon nga ay nagpakasal sa kanyang ama. Akala niya'y okay ng lahat, pero nang makita niyang muli ang babae ay mas nadagdagan ng sakit na nadarama niya. Kaya naman sunod-sunod niyang pinaghahampas ang kanyang dibdib. Hindi niya maturuan ang kanyang puso. Si Rose pa rin ang sinisigaw nito. Minsan, napapaisip siya kung bakit kailangan maranasan niyang ganito. Lalo na sa malalapit na tao sa kanya. Naging totoo naman siya. Nagmahal rin siya ng lubos. Grabe ang tadhana sa kanya. Kaya naman ang mapagod siya sa kakahampas sa dibdib niya. Basta-basta na lang niyang binalot ng bandage ang kanyang mga kamao. Pagkatapos ay pinaandaran dukatin niyang motor. Hindi mawawala ang sakit na nararamdaman niya kung hindi siya magpapakalasing. Pupunta siya sa bar upang doon magwalwal ng alak. Tumatawag ang kanyang mga pinsan pero ayaw niyang mandamay ng problema. Ayaw niyang ipaalam ang pinagdadaanan niya. Masaya sila ng araw na yon. Nag-text na lang siya na okay ang daddy niya. Kailangan lang bantayan kaya hindi siya makakasama sa Hawaii. Kaya hindi na sila nangulit na magtanong sa kanya. Matapos yon ay pinatay na niya ang phone saka pumasok sa isang kilalang bar. Wala na siyang pakialam kung pagtinginan siya ng mga tao at kung may sugat siya. Ang mahalaga sa kanya ay malasing ng gabing yon upang makalimot. Seryoso ang mukha ngunit umaapaw pa rin ang malakas niyang apil. Kahit ganoon ang presensya niya, ay may mga babae pa rin na nagtatangkang magpapansin sa kanya. Naririndi siya pero nanatili siyang tahimik. Isang VIP rin ang pinwestuhan niya. Ayaw niyang magpapasok kahit kanino. Gusto lang niyang mapag-isa. Not until one of the dancers attempted to enter that room. Akala niya'y maaakit niya ang isang Blake dahil sa malakas niyang alindog. Maraming nagkakandarapa sa kanya dahil sa sobrang ganda niya. Dahil si Blake lang ang natipuhan niya, kahit bawal ay pumasok siya sa kwarto kung nasa saan ang binata. Matalim siyang tiningnan ni Blake. Naglapag ito ng bucket of beer kahit trabaho naman ito ng waitress. Pagkatapos ay humarap sa kanya na ang pagitan na lang nila ay lamesa. Bubuhayin kong dugo mo. Malambing na sabi ng babae na inaakit si Blake. Get out of here habang may pasensya pa ako. Kalmado ngunit puno ng pagtitimpi ang boses ni Blake. Ngunit hindi natinag ang babae. Bagkus ay nagsimula itong magsayaw. Kumpiyansa siyang makukuha niya ang binata. Walang makakatanggi sa alindog niya. Ngunit mas na-trigger yun sa binata dahil mas nagpaalala yun sa kanya kay Rose. Si Rose
na nagtaksil sa kanya at itinago ang pagbebenta nito ng laman. Tumayo siya. Akala ng babae ay susunggaban siya at hahalikan, ngunit nagulat siya nang sakalin siya nito. Boba ka ba? Hindi mo ba naiintindihan ang sinabi ko? Ang sagwa mo, malandi ka. Halos hindi na makahinga ang babae, ngunit mabilis siyang itinulak ni Blake. Kahit papaano'y nasa katinuan siya. Mainit na nga ang dugo niya'y dinagdagan pa ng isang kalagkaring babae. Habol ang hininga habang nakahawak sa kanyang leeg, ay mabilis na tumayo ang babae. Takot na takot siya sa binata. Nang mawala sa kanyang paningin ang babae, ay hinilot-hilot pa niya ang kanyang sentido bago sinimula ng unang session niya sa pag-inom. Sa kabilang banda, ay pinapahiran ni Rose ang kanyang mga brasong natapunan ng mainit na sabaw at kanin. Napaso yun at ngayon ay namamantal na. Dumadaing siya sa sakit, hindi lang dahil sa pagkakapaso, kung hindi sa kung paano siyang ipagtabuyan ng lalaking kaisa-isa niyang minahal. Yung mga tingin niya kanina na halos patayin siya nito, at ang pangmamaliit niya sa kanya na parabang diring-diri siya sa pagkatao niya. Sobrang sakit para sa kanya na kamuhian siya ng lalaking nagmahal sa kanya ng totoo. Ni hindi siya nagkaroon ng pagkakataon na magpaliwanag rito. Pero naisip niya na kahit magpaliwanag siya ay hindi na magbabago ang lahat. Nababoy na siya ng mga lalaking pinagbentahan sa kanya ng kanyang sariling ama. Oo, mismong ama niya ang nagbugaw sa kanya ng 2 beses. Siyang gumamit ng picture sa account niya upang pagkakitaan siya. Hindi naman ito lulong sa droga, pero sa sugal, doon siya nagbababad. Kaya hindi niya ito ipinakilala kay Blake noong magkasintahan pa sila. Alam niyang peperahan niya si Blake, at ng mga panahon na gusto niyang tumanggi na ipagamit ang katawan niya, ay napagbantaan na siya. Wala siyang nagawa dahil papatayin siya nito, pati ang malalapit sa kanya. Tromang idinulot nun sa kanya. Diring-diri rin siya sa kanyang sarili dahil hindi man lang niya naipagkaloob kay Blake ang sarili. Pero pinagsamantalahan naman ng mga walang hiya. Nag-iipon siya ng lakas ng loob na magsumbong at sabihin ang totoo. Ngunit sa tuwing naiisip niyang maaaring gawin ng ama, ay nilulukuban siya ng takot. Wala siyang mapupuntahan kung mawala pa ang kanyang ama. Hanggang si Blake na mismo ang makatuklas noon nang minsang makita niya ang account nito sa Twitter na nag-o-offer ng tawag ng laman. Tinanong niya si Rose kung nakuha ito ng ilang lalaki. Umamin siya na nagamit nga siya, pero hindi na pinakinggan ni Blake ang ilang detalye. Si Rose ang lakas niya, ngunit tinrader din siya nito. Dumagdag pa sa isipin ni Blake na kaya rin siguro patago ang kanilang relasyon ay dahil sa klase ng trabaho niya. Halos gumuho ang mundo ni Rose nang layuan siya nito. Hindi na rin naman siya naghabol dahil baka mapahamak din ito sa kanya. Kahihiyan din siya at nanliliit siya sa sarili niya. Halos hindi siya makahinga dahil sa sobrang sakit ng dibdib. Panaypunas pa siya ng kanyang luha na kung sasahurin ay baka isang tabo na. Idagdag pa na nagpakasal pa ito sa kanyang ama. Hindi parang maging babae niya, kung hindi dahil ayaw tanggapin ni Blake ang kanyang mana. Dapat hindi na lang niya tinanggap ang offer ng matanda sa kanya. Pagkatapos siya nitong maging private nurse at alagaan ng maayos, ay nakipagkasundo siya rito. Yaman din lang naman na nagmakaawa ito sa kanya. Bilang magiging asawa niya, ay ililipat lahat sa kanya ang mana. Dahil kung ipipilit daw niya sa kaisa-isang anak niya ay baka pabayaan lamang niya ito. At kung dumating man ang panahon na maisipan niyang kunin, ay kinakailangang ibigay yun ni Rose sa anak ng asawa niya. Pero ang kamalian lang niya ay hindi niya inalam kung sinong anak niya. Dahil na rin siguro sa matagal ng alitan, humantong na lang sa pagkakasakit ng ama niya ay hindi pa rin sila nagkakabate. At dahil sa pagpasok pa niya sa kanilang buhay, ay mukhang mas lalala pang alitan na sana'y aayusin. Maling-mali talagang naging hakbang niya sa pagbato sa kasunduan nila ng matanda. Ngayon, mas marumi nang tingin sa kanya ng dating nobyo. Sa sobrang inis niya sa kanyang sarili, ay pinagsasampal niya ang kanyang ulo. Ang tanga mo, Rose, at sobrang duwag mo. Sinisisi niyang sarili kung bakit nagkakaganito ang buhay niya. Pero natrauma rin naman siya sa nangyari.
Kung hindi pa nahuli sa sugalan ng ama, ay baka tuluyan nang napariwara ang buhay niya. Wala siyang nagawa kung hindi tumayo sa sariling mga paa. Walang nakakaalam kung papaano siyang ipinagkanulo ng sariling ama. Ngunit hindi siya nagpakain sa pait ng pinagdaraanan niya. Bumangon siya, nagtrabaho, at nagpakahirap upang makatapos. Ngunit sadyang marahas ang kanyang kapalaran. Kung naawa siya sa matanda, ay siya namang ikakadurog ulit ng puso niya sa pagtulong rito. 6 years ago pero heto, mukhang hindi pa humuhupa ang galit ng kanyang ex-boyfriend na ngayon ay kanya ng stepson. Nakakatawang isipin na ganito ang kanilang sinapit. Pero tulad ng dati, ay hindi pa rin nawawala ang damdamin niya para rito. Inilabas niya ang lahat ng hinanakit, pero para atang hindi nauubos yun. Alas 3 na ng madaling araw at nakatulala pa rin siya sa guest room. Wala namang problema sa ama ni Blake, kaya nagkulong na rin siya sa kwarto. Inayaan din naman siya ni Manang dahil nga sa tensyong nangyari nung tanghali. Alam niyang nasaktan siya. Lalabas sana siya upang kumuha ng tubig, nang biglang bumukas ang pintuan. Bumungad sa kanya ang miserableng itsura ni Blake. Langong ito sa alak. Pero ang mas napansin niya ay ang kanyang sugat sa kanyang mga kamao. Mabilis siyang inalalayan ni Rose papasok sa kwarto. "Napano to, Blake?" Pag-aalala lang tanong niya. "Hinintay mo ba ako, love? I miss you so much." Lasing nitong tugon kay Rose. Parang nawala sa isang iglap ang kanyang mga hinanakit sa narinig. Lalo na nang sabihin niyang namimiss niya ito. Tumulo na naman ang kanyang luha. Hindi dahil nasasaktan siya, kung hindi dahil sa saya. Kung ganoon, ay may puwang pa rin siya sa puso ng binata. Inalalayan niya itong mahiga sa kama bago sinuri ang sugat nito. Mabilis na katulog si Blake sa sobrang kalasingan. Halata rin ang pag-iyak nito kaya naawa siya sa binata. Kinuha niya ang first aid kit niya at ginamot ang mga sugat nito sa kamao. Inayos din niya ang pagkakalagay ng bandage. Nang matapos, ay nilinis nito ang kanyang katawan. Pinagmasdan niya ang mukha ng binata. Mas gumwapo pa ito lalo. Hinagod nito ang kanyang mukha gamit ang mga daliri. Pero bigla na lang yung hinawakan ni Blake. Ngunit napapikit pa rin ito. Gulat na gulat siya sa inakto ng binata. Lalo na, nang hilahin siya nito kaya napayakap siya rito. "I still love you, Rose." Bulong niya na nagpapintig sa kanyang puso lalo na natili silang magkayakap hanggang sa siili ni Blake ng halikang babae. "Blake!" Tutol ni Rose, ngunit tuluyan na silang ginupo ng init na kanilang nararamdaman. Hindi na siya nakatanggi nang puluputin siya nito ng mga braso. Gustong kumawala sa isip ni Rose, ngunit nagsusumigaw ang kanyang puso. Kaya nangyari ang hindi dapat mangyari. Kinaumagahan, nagkukumahog si Rose mula sa kama. Pinagpupulot niya mga saplot. Alam niyang dala lamang ng kalasingan ni Blake kung bakit siya nito pinatulan. Muling tumulo ang kanyang mga luha nang maalala kung gaano siya nito kadisgusto. Marahil ay hindi totoo ang mga isinambit nitong pagmamahal sa kanya kagabi. Dahan-dahan siyang umalis sa kwarto. Nagising naman si Blake na nananakit ang kanyang sentido. Sa dami ba naman ang nainom niya, talagang mananock out talaga siya. Pero dahil matibay din siya ay nakayanan pa niyang umuwi. Para ano pat naging Sigma Warrior siya. Ngunit alam din niya ang mga naganap kagabi. Hindi niya alam kung magagalit ba siya o magkakaroon ng pag-asa na maging sila ulit ni Rose. Pero nang maalala niya na wala naman yon lahat sa babae, ay bigla na namang nakuyom ang kanyang mga kamao. Napansin niyang maayos na ang pagkakabandage ng kanyang mga kamay. Concerned ba ito sa kanya? Ang gulo ng utak niya. Ngunit sa huli ay ang galit ang namayani sa kanya. Lalo na nang maalala na asawa siya ng daddy niya. Naligo siya bago lumabas ng kwarto. Nagpatay-malisya siya na parabang walang nangyari. Pumunta siya sa kwarto ng kanyang ama at naratnan doon ang dalawa. Pinupunasan ni Rose ang asawa nito. Hindi makatingin sa kaniyang babae. Wala mang nagsasalita pero ramdam nila ang tensyon ng isa't isa. Umupo ito sa katapat niya. Ang mga mata ng kanyang amay nakatuon sa kanya. Kung babasahin ang mga mata nito'y nagsusumama yon bilang isang ama. Ngunit isang sarkastikong ngiti
ang pinakawala ni Blake. Hahanap ka rin lang naman ng asawa yung nagpapakama pa sa kung sino-sino. Nagpatuhog sa mag-ama. Biglang sabat niya. Natigilan si Rose. Kasabay nun ang panginginig ng kanyang kamay. Ngunit hindi kinakakitaan ang galit ng kanyang ama. Kasi una pa lang ay kasunduan lang ang kasal nila bilang pagprotekta sa mana ni Blake. Naghahagilap ng emosyon ng galit si Blake mula sa kanyang ama. Ngunit parang wala lang sa kanyang ikinumpisal nito. Dahil doon ay bumaling siya kay Rose na ayaw pa rin tumingin sa kanya. Oh, ba't hindi ka makatingin, stepmom? Napalunok si Rose at itinuloy ang pagpupunas. Dahil doon ay mariin niyang hinawakan ng kamay ng babae. Ganun ba kapala mukha mo na humarap sa akin? Pagkatapos kay daddy, sa akin, sino naman ang susunod? Nakita niya ang paglaglag ng mga luha ni Rose. Hindi pa rin ito makatingin sa kanya ng diretso. Parang sinaksak ang puso niya nang makitang mga luha nito. Pero hindi siya pwedeng magpakita ng kababaang loob. Kaya naman mas hinigpitan pa niya ang pagkakahawak rito. Umungol na ang kanyang ama na umawat na sa kanilang dalawa. Napalingon sila sa matanda na parang aatakihin sa puso. Kaya mabilis niyang nabitawan ng babae. Dinaluhan nila ang kanyang ama at isinugod sa ospital. Matalim siyang nakatitig sa babae nang naghihintay sila sa labas ng ER kung nasa saan ang kanyang ama. Puro kamalasan ang dinadala mo, paninimula niya. Blake, don't call me with that name, pagbutol niya sa sasabihin ng babae. Sa wakas, nagsalita ka na rin. Kala ko napipi ka na rin eh. Magkano bang gusto mo? Mana ko ba? Kunin mo na at isaksak mo sa baga mo kapag namatay na si daddy. Wala akong intensyon na masama, kaya huwag kang magsalita ng ganyan sa daddy mo. Walang intensyon na masama, kaya ba naglihim ka sa akin noon? Kaya ba pati si daddy pinatos mo na? Pag-uungkat niya sa nakaraan nila. Magpapaliwanag ako. Huwag na. Ano pa nga bang ipapaliwanag mo? Panibagong kasinungalingan na naman. Humagulgul si Rose. Dahil mukhang wala na talagang pag-asa na humupa ang galit ng dating nobyo. Malapit nang mamatay si dad. Kaya sana maglaho ka na kapag dumating yun. Huling sabi niya bago umalis sa ospital. Hanggang kailan ba titiisin ni Rose ang sakit? Mas masakit pa ito kesa nung ibenta siya ng kanyang ama. Mahal niya si Blake at hindi yun magbabago. Lumipas ang 2 linggo na nasa mansyon na ulit ang ama ni Blake. Hindi na rin halos umuwi ang binata after ng pag-aaway nila sa ospital. Medyo nakahinga si Rose. At the same time ay namimiss niya ang binata. Kahit nagagalit ito sa kanya, gusto rin niyang masilayan ng lalaki. Siguro, sasabihin na lang niya ang totoo kapag aalis na siya at hinding-hindi na magpapakita pa sa kanila. Malalim ang kanyang iniisip habang nagluluto hanggang sa naamoy niya ang bawang na inihahalo ni Manang. Parang hinalukay ang kanyang sikmura nang maamoy niya yon. Napatakbo at nagsuka siya sa lababo. Ma'am, okay lang ho kayo? Tanong ni Manang nang mapansin na halos ayaw tumigil sa pagsusuka ang amo niya. Alisin mo yung bawang, nahihilo ako riyan. Nagsalubong ang kilay ng katulong. Ma'am, ayokong mag-isip ng masama pero may nangyari po ba sa inyo ng asawa niyo? Umiwa siya ng tingin kay Manang. Wala rin naman kasi itong alam tungkol sa kasunduan. Oo, wala. Masama lang ang pakiramdam ko, kaya wala lang to. Ikaw munang tumapos sa trabaho ko, okay? Napabuntong hininga ang matanda at itinuloy na lang ang pagluluto. Nakakaramdam siya pero bilang respeto na lang sa amo ay hindi na siya muling nagtanong. Umakyat sa kwarto si Rose at nagmamadaling nagtungo sa CR. Dala ang 2 pregnancy test. Kinakabahan siya sa maaaring maging resulta dahil ilang araw na niyang nararamdaman ang mga symptoms ng pagbubuntis. Nasapo na lang ang noo niya nang makita ang resulta. 2 puro positive na result. No doubt, nabuntis nga siya. Ano na naman ba itong pagkakamaling pinasok mo, Rose? Paninermo niya sa sarili. Ano na lang ang sasabihin ng matanda sa kanya? Nagpabuntis siya sa kanyang anak habang asawa pa niya ito.
Napaiyak siya nang maisip kung ano na naman ang sasabihin sa kanya ni Blake kapag nalaman niyang buntis ito. Baka sabihin na naman itong wala siyang respeto sa kanyang sarili. Nalulumo siya. Subalit naisip din niya ang bata sa kanyang sinapupunan. Kailangan niyang magpakatatag para rito. Lalo na't kay Blake ito. Kailangan niya ring malaman ang tungkol doon. Ngunit papaano? Paniguradong mas lalo siyang mandidiri at baka ipagtabuyan pa siya nito. Inayos niya ang kanyang sarili saka lumabas ng kwarto. Hindi pwedeng magmukmuk na lang siya. Kailangan niya ng mapaglilibangan. Hindi siya pwedeng magpagupo sa kanyang kalungkutan dahil alam niyang makakaapekto yun sa batang dinadala niya. Pagkatapos niyang kumain ay nagtungo siya sa mini garden upang magtanim ng mga bulaklak. Lalo na't natutuwa siya kapag nakikita ang magagandang kulay nito. Nang makarating siya roon, ay agad niyang sinimula ng pagtatanim. Hindi na siya nagpatulong sa katulong. Mag-isa siya roon nang marinig niya ang boses ng lalaking pinapangarap niya. Pati man naman dito umaaligid ka? Si Blake na may dalang kape. Ipinatong niya yung sa lamesa na naroroon. Napalingon si Rose sa bagong ligong binata. Kailangan na niyang harapin ito. Hindi pwedeng lagi na lang siya nitong ipinagtatabuyan. Dahil kung hindi, baka makaapekto sa anak nila. Nagkatitigan sila ngunit napaka-emotionless ang ipinapakita sa kanya ng binata. Nililibang ko lang ang sarili ko rito. Bakit? Inip na inip ka na bang mamatay si Daddy? Kasi ako, sa totoo lang, naiinip na rin ako. Ama mo pa rin siya, kaya sana naman irespeto mo naman siya. Wow! Coming from Crespe, respeto. Muli ay nanliit na naman siya sa mga paratang nito. Naninikip ang kanyang dibdib. Alam kong malaki ang kasalanan ko sa iyo. Humihingi ako ng tawad sa iyo. Hindi ko naman gusto ang mga nangyari. Hindi ba? Alam mo, Rose, kung gaano kita minahal noon. Ewan ko ba sa tinagal-tagal ng panahon, magkukrus pang landas natin. Kaso, imbis na magkapatawaran, mas na-justify mo pa ang kasalanan mo after you married my dad. Tuluyan na siyang naiyak sa sinabi nito. Gusto niyang sumagot at ipagtanggol ang sarili. Pero papaano? Ni hindi niya pwedeng sabihin na kasunduan lang ang lahat. Sino ba naman ang bobong papayag na kailangan pang magpakasal para lang maprotektahan ang mana ng anak? Ano? Hindi ka na ngayon makasagot? Saad ni Blake. Kasabay noon, ang sarkastikong ngiti. Sa sobrang bigat ng pakiramdam ni Rose, ay biglang nanakit ang tiyan niya. Aray! Ang tiyan ko! Ani Rose na namimilipit ang tiyan. Napaduko siya habang mahigpit ang pagkakapisil sa tiyan niya. Salubong ang kilay ni Blake na nakatingin sa kanya. Kinakabahan na siya nang mapansin ang dugong naglandas sa mga binti ng babae. Anong nangyayari sa'yo? Natataranta niyang tanong. Ang sakit! Yung anak ko! Humiyaw siya. Natakot si Blake nang marinig yon. Nakadama siya ng pag-aalala, kaya binuhat niya ito. Dadaling kita sa ospital. Hold on. Pero wala na sa sarili si Rose. Masyadong masakit ang kanyang tiyan. Humihiyaw na siya sa sakit. Kasabay noon, ang takot na baka mawala sa kanyang anak nila. Pinaharurot niya ang sasakyan at dinala sa ospital ang babae. Hindi siya mapakala sa labas ng kwarto kung saan inilagak ang babaeng mahal niya. Lalo na't nalaman niyang buntis pala. Naiinis siya sa sarili dahil siya mismo ang rason kung bakit mapapahamak sila ng baby. At the same time, ay ang pag-iisip kung kanino ang bata. Sa kanya ba? O sa kanyang ama? O baka sa ibang lalaki? Pero ang mas importante ngayon ay ang kaligtasan nilang mag-ina. Saka na siya mag-iisip ng kung ano-ano. 11 na rin ang inantay niya bago lumabas ang doktor. Dok, kamusta po sila? She's okay. Hindi malakas ang pagkakapit ng baby, kaya kailangan niyang mag-ingat sa susunod. Iwasan din niyang ma-stress dahil malaki ang epekto nun sa kanilang mag-ina. Nakahinga ng maluwag si Blake nang marinig yon. Mabuti na lang at nakaligtas sila. Nag-guilty siya sa ginawa niya. Simula nang dumating kasi siya sa mansyon, ay puros pang-aapak na ang ginawa niya rito. Ngunit ang hindi niya maatim ay kung bakit wala siyang makitang pagsaway sa kanya ni hindi ito lumalaban o nakikipagtagisan ng galit sa kanya. Diba,
Ganun naman kapag nakakagawa ng mali, sanay at walang konsensya. Pero hindi si Rose. Parang ang presensyang ipinaparamdam niya ay siyang biktima. Kaya mas lalo siyang naiinis. Pumasok siya sa kwarto ng babae at nakita itong mahimbing na natutulog. Parang nauupos ang kanyang lakas habang pinagmamasdan ang malaanghel nitong mukha. Sa pagkakapikit nito ay naalala niya mga araw na napaka-inosente ng relasyon nila. Yung tinginan at tawang hindi mapapantayan ng pera. Gustong gusto niyang bumalik yung dating sila. Yung mga panahong mahal na mahal nila ang isa't isa at walang bahid ng kasalanan. Pero papaano kung nahihirapan siyang tanggapin ang kasalanan nito? Lalo na't dinagdagan pa niya ito. Nahihirapan siyang paghilumi ng mga sugat. Saan siya lulugar sa puso ni Rose kung wala na siya sa puso nito? Umupo siya sa gilid nito at ginagap ang kamay niya. Hinayaan niyang maluha siya at pinagmasdan si Rose. Ninamnamang sandali na parabang bumabalik siya sa nakaraan. Sa haba ng panahon na lumipas, si Rose pa rin ang nilalaman ng puso niya. Kahit gaano ako kagalit sa iyo, mahal na mahal pa rin kita. At hindi yun magbabago. Iyak niya hanggang isinusubsob nito ang ulo sa magkahawak nilang kamay. Pangako, hindi na kita pag-iinitan. Maging maayos ka lang at ng baby mo. Magpaparaya na ako kung iyon ang kakabuti mo. Kailan nga bang huling araw na umiyak siya ng ganon? Matagal na panahon na. Ang dahilan ay si Rose rin. Mga panahon na ipinapakita niya ang totoong nararamdaman niya. Tumayo siya at pinunasan ng mga luha. Next week, susunod na siya sa Hawaii. Hindi siya matatakot na mamatay sa pakikipaglaban. Mas mabuti na yon dahil nawala na rin naman ang pangarap niya. Isa pa, ayaw na niyang masaktan pa ito. Paalam, mahal ko. Tumawag muna siya ng magbabantay kay Rose bago niya ito iniwan. Nagpunta siya sa villa upang doon ibuhos ang pagtitraining. Handa na siyang mamatay bilang Sigma na may malalim na sugat sa kanyang puso. Mabibigat ang yabag niya habang papalayo sa ospital. Ngunit kaakibat noon ay ang mga ngiting pagpapatawad at kapanatagan na magiging maayos na ang buhay nito. Kinagabihan, nagising si Rose. Lumingali nga siya at nakita si Manang. Gising ka na po, ma'am. Salamat sa Diyos at hindi kayo napano ng anak niyo. Untag ng matandang katulong. Lumabas ito at nagtawag ng nurse upang matingnan ang lagay niya. Nakaginhawa siya nang malaman na maayos ang anak nila. Pero may konting dismaya dahil hindi niya nakita ang ama ng kanyang anak. Naalala niya kung papaano itong nag-alala sa lagay niya. Nakita niya kung papaano ito natakot. Tulad ng pag-aalala nito sa kanya ng mga panahon na nasasaktan siya noong magkasintahan pa sila. Miss na miss niya ang ganoong pag-aalala ni Blake. Nang matapos siyang masuri at masigurado ang maayos itong lagay, ay pinainom siya ng tubig. Manang, nasan po si Blake? Ay naku ma'am, hindi ko na po naabutan ang makarating ako rito eh. Ganun ba? Siya po bang dahilan kung bakit kayo na stress? Pag-aalala lang tanong nito. Ngumiting umiiling si Rose bilang depensa kay Blake. Sa totoo lang po, ayoko po sanang manggaling sa akin to pero nalulungkot din ako para kay Sir. Matagal na akong naninilbihan sa kanila. Pero ni minsan, hindi siya tinratong anak ng ama niya. Hindi nakaramdam ng pagmamahal si Sir Blake sa magulang. Siya po kasi ang sinisisi ng kanyang ama sa pagkamatay nito. Nito lang ho nung nagkasakit, nagkaroon ng pakialam ang ama niya sa kanya. Eh kaso, mukhang nasanay na si Sir Blake at namanhid na. Kwento ng katulong. Hindi nakaramdam ng pagmamahal ng magulang? Parang tinusok ang puso ni Rose sa mga narinig. Kaya pala hindi ito nagkwento ng tungkol sa kanyang magulang. Malalim din pala ang pinagdadaanan niya. Naalala niya nung minsang mangarap sila, bubuo ng masayang pamilya. Hinding-hindi sila magwawatak-watak at palalakihin nila ng maayos sa mga anak nila. Magiging mabuti silang magulang sa mga ito. Mga panahon na malalawak pa ang kanilang ngiti. Nasapo niyang dibdib habang pinanonood sa kanyang isipan ang masayang si Blake. Ma'am, naku sorry po,
Dapat hindi ko na po sinabi sa inyo. Dumagdag patuloy sa stress niyo ang sinabi ko. Ay nako, napakatabil talaga ng dila ko. Ayos lang ho yun. Ngayon ko lang din naman nalaman yan. Ngayon na narealize niya kung bakit wala na siyang amor sa kanyang ama. May pinaguhugutan pala ito. Nakaramdam siya ng guilt para sa sarili. Mukhang kailangan nilang magkausap ng masinsinan upang malinaw sa kanilang dalawa kung ano nga bang mga nangyari. Bibitiwan din niya ang kasal nito sa asawa at tuluyang lalayo pagkatapos ng lahat. Nakapag-decide na siya na haharapin na niya ito. Kahit magalit pa ito na kinunsyaban nito ang amang kinamumuhian niya. Ngunit nang makalabas siya sa ospital kinabukasan, ay nalaman niya sa mga kasambahay na umalis na si Blake. Nakaramdam siya ng takot na baka hindi na ito bumalik. Sa panahon na yon, ay parang nasa sitwasyon siya ng no choice dahil hindi niya makausap ang asawa na makikipag-anal na siya, lalo't buntis siya. At si Blake na bigla na lang nawala. Gusto na niyang malinawan ng lahat bago umalis dahil masyado nang masakit. Habang nananatili siya sa mansyon, ay the more na kailangan niyang i-endure ang pain. Umabot ang 5 araw ngunit walang sumusulpot na Blake. Ang sikip sa dibdib niya na hindi makita si Blake, nag-aalala siya pero wala siyang magawa. Ni hindi niya alam kung nasaan ito. Nagbunta siya sa hardin kung saan huli silang nagkasama at doon umiyak. Hindi na niya kaya ang bigat ng kanyang nararamdaman. Ma'am, tama na po. Hindi po makakabuti sa anak niyo ang pag-iyak. Magpalakas po kayo para sa anak ninyo. Pagpapakalma ng katulong. Awang-awa na siya rito dahil halos araw-araw namamaga ang kanyang mga mata. Asan si Blake? Hikbing sambit niya. Si Sir Blake po bang kailangan niyo? Ba't hindi niyo ho sinabi kaagad? Tatawagan ko ho. Anang katulong. Natigil siya sa pag-iyak. Pagkarinig niya sa sinabi ng katulong, nabuhayan siya ng dugo na makakausap pa nito ang binata. Ay naku ma'am, mukhang nakapatay ang cellphone. Nakangiwi niyang sabi habang kinakalikot ang cellphone. Muli ay pinanghinaan ng loob si Rose. Mukhang tuluyan ang umiwas sa kanyang lalaki. Pero huwag kayong mag-alala ma'am, tatawagan kong malalapit niyang pinsan. Nayakap niyang matandang katulong dahil sa paggawa nito ng paraan na makausap niya si Blake. Salamat manang, hindi ako matatahimik hanggat hindi ko siya nakakausap. Ilang ulit nagring ang cellphone ang sumagot ang nasa kabilang linya. Yo, what's up manang? Kamusta po kayo riyan? Tanong ni Ace. Ayos lang naman po. Nga pala sir, alam mo po ba kung nasaan si Sir Blake? Mukhang nasa villa siya, nagtitraining dahil susunod siya rito. Bakit ho ba? Villa ni King? Opo. May gusto po kasing kumausap sa kanya. Ah sige, sabihan ko na lang siya na papasukin kayo. Dahil naka-loudspeaker yon, ay dinig lahat ni Rose ang pag-uusap nila. Mabilis niyang isinenya sang matanda na huwag na. Ah, sir, huwag na ho pala. Kakatok na lamang po kami. O sige, papatayin ko na to ah. Pakikamusta mo ko kay Tiyo. Pakisabi na rin na bibisitahin namin siya pagka-uwi. Pagkatapos ng tawag, ay nagpahatid ang dalawa sa resort na tinutukoy ni Ace. Mabuti na lamang at alam yun ni Manang. Nakarating sila doon ngunit wala si Blake. Nagtanong sila sa isa sa mga staff. At doon, nalaman nilang kahapon pa ito nakaalis. Muling nawala ng pag-asa si Rose. Umuwi silang bagsak ang kanilang mga balikat. Pasensya na po ma'am. Dapat nung una pa lang nasabi ko na sa inyo kung nasan siya. Nasabi ni Manang na nalulungkot para sa amo. Wala po kayong kasalanan. Kaya huwag niyo pong sisihin ang sarili niyo. Nagpapasalamat pa nga po ko kasi lagi kayong nandyan. Itinuon niya ang sarili sa asawa. Inalagaan niya ito ng maayos habang hinihintay si Blake. Alam niyang tinatanong din ng asawa niya kung nasa ng anak nito. Subalit pati siya, walang maisasagot. Pareho silang nasa mansyon na naghihinagpis. Sa guilt, sa pananakit kay Blake. Lumipas ang 1 buwan ngunit walang Blake na bumalik. Nagtagumpay ang Sigma sa pagkuha ng badge sa tournament sa Hawaii. Nakabalik na sila sa Pilipinas ngunit hindi nila kasama si Blake. Bumisita sila Leonard, Drake at Ace sa mansyon nila Blake upang makita ang ama niyang mas lalong lumalala ang sakit. Siguro'y dahil na rin sa pangungulila sa anak. Nagulat pa si Ace nang makita si Rose.
Kilala niya kasi ito. Minsan nang nagkwento si Blake sa kanya, ang babae noong magkasintahan pa sila. Siya ang una at huling naging karelasyon niya. Ngunit hindi nakilala ng babae ang mga pinsan nito. Pasensya na sa abala pero alam niyo ba kung nasan si Blake? Pinahahanap na siya ng daddy niya eh. Lakas ang loob ng tanong ni Rose pagkalapit sa kanila. Hindi pa ba siya umuwi? Tanong ni Leonard. Umiling siya bilang tugon. Kita niya sa mukha nila ang pagkagulat. Si Ace, mukhang alam na nito ang dahilan ni Blake kung bakit ito lumayo. Napansin niya ang medyo umumbok nitong tiyan. Kaya naman kailangan niyang tapatin ang babae. Pwede ba kitang makausap ng tayo lang? Tanong ni Ace na seryosong nakatitig sa kanya. Pati si Drake ay hindi makapaniwala sa ibinukol na ekspresyon nito sa pagkausap sa babae. Bihira lang itong magseryoso. Kaya naman hinayaan nilang mag-usap ang dalawa. Pinaunlakan ni Rose ang binata kung iyon ang makakatulong sa kanya. Kahit kabado ito sa mga titig niya na para bang may nalalaman tungkol sa kanya. Nagtungo sila sa hardin at doon nag-usap. Kanino yung pinagbubuntis mo? Hindi naman siguro kay Tito. Walang paligoy-ligoy niyang tanong. Napaiwas ang tingin si Rose pero kailangan niyang umamin. Ayaw na niyang magpatong-patong ang kasinungalingan niya. Lalo na aalis din naman siya. Kay Blake, sabi na nga ba? Anito na napangiti rin. Nawala ang seryoso nitong mukha na kanina pa nagpapakaba sa kanya. Alam kong masagwang pakinggan pero... Pero ano? Isa lang ang gusto kong malaman. Mahal mo ba ang pinsan ko? This time ay isang mapangunawang tingin ang ipinakita niya sa babae. Siguro'y upang iparating dito na kung ano pa man ang magiging sagot niya ay mauunawaan niya. Hindi na napigilan ni Rose ang pagbugso ng kanyang damdamin nang itanong yun sa kanya. Kailan niya ba hindi minahal ang lalaki? Kahit pa wala na sila at dumaan ng ilang taon, ay siya pa rin ang nilalaman ng puso nito. Noon at hanggang ngayon, siya pa rin ang nilalaman nito. Turo pa nito sa kanyang puso habang humihikbi. Napahinga ng malalim si Ace habang pinoproseso ang sagot ng dalaga. Pag-ibig nga naman, ang hindi ko maintindihan kung bakit ka pumayag na pakasal kay Tito. Ngayon, nagpabuntis ka naman sa pinsan ko. Hindi nakasagot ang babae sa sinabi nito. Bagos ay puro iyak na lang dahil baka mandiri rin ito sa mga nangyari sa kanyang buhay. Look, I won't judge you. Pwede mo namang sabihin sa akin ang lahat at baka makatulong ako. Lalo na't hanggang ngayon ay mahal ka pa rin niya. Mabilis na napatitig siya kay Ace. Tinignan niya ito kung seryoso ito sa kanyang sinasabi. Ngunit tumango lang ang binata. Hudyat na magsimula na siyang magkwento at makikinig siya. Kahit papaano'y masasabi na niya ang lahat, ang matagal na niyang dinidibdib at itinatago. Sinarili niya ang lahat at ngayon ay may taong handa siyang pakinggan. Kaya naman lalakasan na niya ang loob na sabihin sa kanya ang mga nangyari sa kanya simulat sa pool. Si Blake ang unang naging kasintahan ko nung kolehiyo kami. Hindi siya makwento sa private life niya, kaya never ko pang namit ang daddy niya. Nito ko lang nalaman kung anong naging buhay niya sa kanyang ama. If only I knew, ako na mismong tatanggi sa kasunduan. Unang paliwanag niya. Nangunot ang noon Ace sa kinumpisal ng babae. Kasunduan? Ako ang nag-alaga sa kanya sa ospital. Malaki rin ang naitulong niya sa akin dahil malapit ang loob niya sa akin. Siguro yung naramdaman niya sa sarili niya na, ayan, magiging bedridden siya. Kaya nakipagkasundo siya sa akin na magpakasal kami para mapunta sa akin ang lahat ng mana. Kapag daw kasi dumiretso daw sa anak niya, alam daw niya na pababayaan lang niya ito. Dahil na rin sa galit niya rito. If time comes na handa nang kunin ang anak niya, ibibigay ko sa kanya. Pero grabe maglaro ang tadhana. Wala akong kaalam-alam na si Blake pala yun. Tumawa siyang saglit habang umiiyak pa rin. Tawa na alam niyang puno ng hinanakit. Kahit nagaralgal ang boses nito, naiintindihan naman siya ni Ace. So, lahat pala to, kasunduan lang? Oo. Pinunasan niya ang kanyang luha. Eh bakit kayo naghiwalay ni Blake? Nagsinungaling ako sa kanya. Binugaw ako ng sarili kong ama. Lulong siya sa sugal. Hindi ko na rin pinakilala si Blake sa papa ko dahil
Alam kong peperahan lang siya nito. Masyadong mapagbigay si Blake, kaya ni minsan, hindi ako nang hingi sa kanya. Purong pag-ibig ang nararamdaman ko sa kanya, kaso. Muling nagsipataka ng mga luha niya. Kumuha ng tubig si Ace sa kusina. Nakikinig lang siya pero daman niya ang sakit ng pinagdadaanan ni Rose. Kung hindi lang siya lalaki, ay baka sabayan niya ito. Pero kailangan niya ng tagapakinig na yon. Naawa siya sa dalawa. Here, uminom ka muna. Salamat. Pinakalma muna ni isang babae. Ang hirap ng pinagdadaanan nila. Pero kahit na ganoon, ay may nakikita siyang pag-asa sa kanilang dalawa. At gagawa siya ng paraan para maisalba ang pagmamahala nila. Kung hindi ako pinanghinaan ng loob at natakot sa banta ng papa ko, baka maisalba pa ako ni Blake noon. Sana hindi siya nagalit sa akin. Sana nilakasan ko na lang ang loob ko at nag-explain. Kaso, deserving pa rin ba ako sa puso niya kung ang dumi-dumi ko na sa paningin niya? Ni ako, hindi ko maialay ang sarili ko sa kanya. Nababoy pa ng ibang lalaki nang dahil lang sa sarili kong ama. Lumapit si Ace sa kanya at hinagod ang kanyang likod. Mahal na mahal ko siya. Gusto kong ipaliwanag lahat kaso galit na galit siya sa akin at alam kong hindi niya ako mapapatawad. Mas nadadagdagan pa dahil nagpakasal ako sa kanyang ama. Mas lalo niya akong kinamuhian. Wala na akong maihaharap sa kanya dahil ang dumi kong babae. Naawa ako sa anak ko. Niyakap na siya ni Ace. Umiyak siya sa mga balikat nito. Walang lumabas na salita mula sa kanya. Hinayaan lang niyang ilabas ni Rose ang mga hinanakit nito bago ito payuhan. Kilala niya ang kanyang pinsan. Kung mahal talaga niya si Rose, alam niyang matatanggap nito lahat, lalo na't wala naman talaga tong kasalanan sa kanya. Kung nakapag-usap lang sana sila ng maayos. Pero nung mga panahon rin kasi na yon, ay pareho silang sugatan. Si Rose na ipinagkanulo ng sariling ama at si Blake na buong buhay ay pinaramdam ng sariling ama na wala itong anak. Masyadong masalimuot para sa kanilang tadhana na kailangan pa nilang maranasan to bago maayos ang lahat. Wala silang kaalam-alam na natatanawan sila ni Blake mula sa labas ng hardin. Magpapaalam na sana siya ng tuluyan sa kanyang ama bago magsosolo sa tournament sa China at doon mamatay. Pero ito ang inabutan niya. Pinsan pa niya ang kayakap nito. Gumulo na naman ang utak niya. Gusto niyang suntukin si Ace dahil siyang nakakaalam sa past nito sa babaeng yun. Kaso, mukhang nakuha na rin ni Rose ang loob nito. Napatawad na niya ito bago lumabas sa ospital at iwan ang babae. Bakit kailangan siya nitong paulit-ulit na saktan? Nanlulumo siya dahil hindi niya mailugar ang sakit ng puso niya. Habang nakikita ang babaeng mahal niya na nakikipagyakapan, parang dinudurog ang puso niya ng paulit-ulit. Mas mabuti na lang na mamatay siya. Mas masakit pa pala na makita itong may kayakap kesa makita nitong inaalagaan ng kanyang ama. Dahil sa hindi maipaliwanag na sakit, ay umalis na siya. Umiwas siya sa Sigma at walang salitang ialay niya ang buhay niya sa kanyang misyon. Hindi na niya kailangang hintayin si Naisy na pumasok sa tournament. Ang importante, naipadikod na niya kay Ellen kaya na-unlock na ang tournament sa China. Papasukin na lang. Umalis na siya dala ang sama at sakit ng loob. Wala na rin kwenta ang kanyang buhay. Sapat na ang mga nakita niya para tapusin ang buhay niya. Puro na lang hinagpis ang pinagdaraanan niya. Kumawala si Rose sa binata at pinunasan ang kanyang luha. Salamat, medyo gumaan ang loob ko. Matagal ko na kasing tinatago to. Matagal na akong nabibigitan sa daladala ko. Hindi ko mabuksan at maipakita sa iba dahil ayokong makitaan ang kahinaang loob. Hayaan mo, tutulungan kita. Kayo ng pinsan ko. Maiintindihan niyang lahat. Wala ka namang kasalanan. Sadyang sugutan kayong pareho ng mga panahon na yon. Parang nabunutan ng tinik ang babae sa mga narinig. Nakarinig rin siya sa wakas ng payong magpapagaan ang loob niya. Isang payo na walang halong panghuhusga. Huwag ka nang umiyak. Kakausapin ko siya. Tsaka baka makaapekto yan sa baby niyo kung patuloy kang umiiyak. Pamangkin ko pa rin yan. Imbis na mapatigil umiyak ay muling tumulo ang luha niya. Ngunit hindi na dahil sa sakit kung hindi dahil sa paggaan ng loob niya. Kinausap ni si Easy upang alamin rito kung nasa saan si Blake. Kailangan nilang mapigilan to sa pagpasok sa China. Alam ni isang plano nito
at kung bakit pinabuksan niya ang China Tournament upang mapadali ang buhay niya. Dahil sa pagkukwento ni Ace ay narinig ni Ellen ang pinag-uusapan nila. "Pwede bang pumunta ako dyan?" tanong ni Ellen na kinuha ang cellphone sa asawa nito. "Oo naman, bakit pala? Hayaan mong damayan ko si Rose. Babae rin ako, tulad niya. Buntis na rin. Magandang ideya yan. Nakakaawa nga kasi. Mukhang stress talaga siya." Binuksan ni AZ ang satellite upang itrace si Blake. Kailangan nilang maunahan to. Hindi siya makapaniwala dahil ang buong akala niya ay gaya rin siya nito. Tahimik, pero mapanganib. Yun pala, puno ng sugat. Nakaramdam siya ng awa sa pinsan nito. Alam niya ang tungkol sa kanyang ama ngunit hindi lang pala yun ang pinagdaraanan niya. Nang mahanap nito ang lugar, ay mabilis niyang tinawagan sina Ace. "Quezon Province, dadalhin niya ang malalaking arma sa hideout. Tama ngang sinabi mo, mukhang mga underground siya mag-isa." "Sige, papunta na kami," sagot ni Ace sa kabilang linya. Nagmamadaling umalis ang magpipinsan. Seryoso mga ito na parabang may emergency silang pupuntahan. Nag-alala si Rose kaya hinabol niya mga ito sa labas. "Anong problema? Saan kayo pupunta?" Nag-aalala niyang tanong. Ayaw niyang mag-isip ngunit mukhang mahuhulaan na niya kung para saan ang lakad nila. "Si Blake, sasama ako." "No, ako nang bahala, baka mapano ka pa." Walang nagawa si Rose nang hindi siya isama ng binata. Mabilis nilang pinaharurot ang sasakyan. Nag-aalala sila dahil mag-isa lang ito. Paniguradong hindi pa siya makakalipad ay haharangin na siya ng iba pang kalaban nila na nakikipag-agawan sa badge. "Kainis tong si Blake, parang hindi nag-iisip." Untag ni Ace na napahampas pa sa manibela. "Dapat kasi tinanong din natin siya," tugon ni Drake. "Ngayon lang din nila nalaman ang niloloob kasi ni Blake. After all those years nakasama nila ito, ni minsan, hindi nila natanong kung anong saloobin ito." Nagdala na rin sila ng mga armas. Mahina ang security nila sa Quezon Province dahil halos hindi nila pinapakinabangan yon. Kaya naman susugod doon ang mga kalaban. Delikado ang lagay ni Blake kapag natiktikan doon. Ngunit isang nakakalokong ngiti ang pinakawalan ni Ace. "Kailangan niyo pang mabugbog bago maka-attend ang kasal. Kaya pala absent siya sa kasal ni Easy. Mamimit pa lang bride niya." Biro niya sa kasagsagan ng problema. Tumubo ang kaba sa kanilang mga dibdib nang makita ang ilang kotse na nakaparada malapit sa hideout nila. Sinasabi na nga ba, mukhang nagkaroon ng pagkakataon na sumugod doon ang mga kalaban. Matapos nilang isuot ang mga armas ay nagsikilos na sila. Walang putukang nagaganap. Wala rin silang marinig na nag-aaway kaya nagtaka sila. Lumapit sila sa hideout na nando doon. Tumambad ang ilang bangkay. May tattoo ng Trinity. Tauhan ang kalaban nila. Tuluyan na silang pumasok nang walang makitang kalaban. Ngunit nakikiramdam pa rin sila. Tinawag nila si Blake ngunit wala silang nakuhang sagot. Nando doon yung pag-aalala nila na baka nahuli siya. Nakarinig sila ng mga yabag. Kaya sabay-sabay silang napatigil. Sabay pakiramdam kung saan ang gagaling ang mismong yabag. Nakahinga sila ng maluwag nang makita si Blake na pawisan at may dalang baril. Ngunit matalimang titig nito kay Ace. "Blake, hindi mo kailangan mag-underground mag-isa sa tournament. Mamamatay ka ron," payo ni Drake. Ngunit hindi ito umimik. Bagkus ay inihagis nito ang baril sa gilid. Pero kasunod noon ay ang paglabas niya ng dagger sa tagiliran. "Ace, magtuos tayo." Malamig na haman ni Blake. "Blake, nahihibang ka na ba? Ano bang ginagawa mo? Bakit sa isang pinag-iinitan mo?" Awat ni Leonard. Seryoso rin nakatitig sa kanya si Ace. Tinatantya niya si Blake. Binabasa niya kung anong iniisip nito. "Pag-usapan na lang natin to." Malumanay niyang sabi na hindi nagpapakita ng emosyon. Ganoon naman talaga si Ace. Kung gaano kakwela, ganoon din kaseryoso at kaalerto pagdating sa Sigma. "Traidor ka!" Muling saad ni Blake. Hindi maintindihan ni Leonard at Drake kung anong pinaparatang ni Blake kay Ace. "Kung ano man ang nagpapagulo sa isip mo, sasagutin ko. Huwag kang magpalamon sa galit mo." Susugurin na sana ni Blake si Ace nang biglang may umalingawngaw na putok ng baril. Bigla na lang bumulugta si Blake
at nawala ng malay. Sabay-sabay na itinutok ng tatlong kanilang mga armas sa likod. Nakita nilang nakatayo si AZ na may dalang barel. Isinukbit niya yun sa kanyang tagiliran. Nanlalaki ang mga mata nila nang palapit ito sa kanila. "Ba't mo ginawa yun?" Gulat na tanong ni Drake. "Huwag kayong mag-alala. Hindi niya ikamamatay ang isang putok ng bala lang. Dalhin niyo na sa ospital," utos niya. Kahit kailan talaga'y naiiba si AZ. Kapag may nag-aaway talaga sa kanila, hindi siya mangingimi na bugbugin o saktan ng isa man sa kanila, lalo na kapag nagwawala. Mabilis nilang isinugod sa ospital si Blake. Sumunod na rin si Rose dahil tumawag pala si Derek sa mansyon nila. "Sira ulo, ba't matinawagan? Mag-aalala yun. Alam mo namang buntis, di ba?" Sermon ni Ace kay Drake. Napakamot naman ang ulo si Drake sa maling galaw. Pero huli na dahil nando doon na, nakasunod na si Rose sa ospital. Iyak pa ito ng iyak habang itinatakbo sa ER ang binata. Pero ang apat, chill lang dahil hindi naman malala ang lagay ni Blake. "Mahal na mahal kita, Blake. Kung alam mo lang na hanggang ngayon, ikaw pa rin ang nilalaman ng puso ko. Ikaw ang sinisigaw nito. Wala ni isang nagdaang lalaki na pumalit sa'yo sa puso ko." Hagulgul niya habang nakasubsob ang ulo sa higaan ni Blake. Pati ang doktor at nurse na nagre-rescue sa ER ay pinigilan nila AZ. "Bakit kayakap mo si Ace?" Nangihinang tanong ni Blake na nagising na rin sa wakas. Gulat na gulat si Rose at napayakap ito sa kanya. Pero umamin na siya kaagad bago pa mahuli ang lahat. "Nilabas ko ang lahat ng mga hinanakit ko at kung anong totoong talagang nangyari. Alam kong galit ka dahil may kasalanan ako. Pero ni minsan, hindi ako ng lalaki. Kasunduan lang ang nangyari sa amin ng daddy mo. Kaya naming patunayan yon. Hindi ko nga alam na ama mo siya. At yung kasalanan ko nung akala mo, nagbebenta ako ng sarili ko. Mismong ama kong nagbenta sa akin. Binabantaan niya ako kaya natatakot ako. Naging mahina lang ako kaya hindi man lang ako nakapagpaliwanag sa'yo." Halos mabasag ang puso ni Blake nang malaman ng totoo na mali ang lahat ng inakusan nito sa kanya. Nabulag siya sa sakit at galit kaya napabayaan niya ang kaisa-isang babae na minahal niya. "Mahal na mahal kita, Rose," anya bago nawala ng malay. Nagiiyak ang babae pero iginiya na siya nila Ace sa labas. "Hindi yun mamamatay. Mild lang yung tama ng bala sa kanya. Kaya huwag ka na mag-alala. Importante, makaka-attenda naman kami ng kasal. Pagbibiro na naman ni Ace." Pero hindi pa na napakalma si Rose. Hindi niya alam kung seryoso ba ito sa sinasabi niya o pinapagaan lang nito ang loob niya. "Seryoso kami. Si King nga ang bumaril sa kanya." Itinuro pa ni Ace ang kalmadong si AZ sa tabi habang nagsa-cellphone. Napansin nga niya na lahat sila ay kalmado. Kaya napagtanto niyang mukhang magiging maayos din si Blake. Kaso, hindi talaga niya maiwasang mag-alala. Ayaw pa niyang pakampante. "Kasalanan mo kasi, Drake eh. Ayaw tuloy tumigil," paninisi ni Leonard kay Drake. "Oh, tama na yan. Pasensya ka na, Rose. Maliligtas si Blake. Alalahanin mong may anak ka na." Payon Ace. Pilit pinapakalma ni Rose ang sarili hanggang makasunod si Ellen sa ospital. Mabilis niyang sinapok ang nananahimik na si AZ. "Ano bang pumasok sa kukotin mo't binaril mo si Blake?" sigaw ni Ellen habang sinasapok ang asawa na sinasalag ang atake niya. Natameme si Rose nakita at kung papaanong sinasaktan ng babae ang asawa nito. Inawat naman ni na Drake si Ellen. "Huwag niyong takpan ang kumag na yan," muli niyang sigaw. "Han, mapapatay niya si Ace kung hindi ko ginawa yun. At nangangatwiran ka pa? Kailangan ba barilang solusyon para manahimik sila?" Dahil ayaw matigil ni Ellen, ay niyakap siya ng asawa. Nang kumalma ang babae ay mabilis siyang lumapit kay Rose. Dahil sa tapang na ipinakita ni Ellen ay alanganing napangiti si Rose. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya o matatakot. Nag-usap na lang ang dalawang buntis dahil naiinis si Ellen sa asawa. "Kapag may nangyari kay Blake, yari sa akin yan." "Yes, ma'am," sagot ni AZ na nakabusangot. Gumaan-gaan na rin ang pakiramdam ni Rose nang payuhan siya ni Ellen. Isang oras na ang lumipas at nakalabas na ang doktor. Base sa kalmadong reaksyon nito, alam nilang maayos na ang lahat. Alam nilang maayos lang si Blake
Pero wala sila sa kinatatayuan ni Rose. Kapag mahal mo nga, kahit maliit na bagay, ipag-aalala mo. Nang malaman ng babae ang lagay nito ay nakahinga siya ng maluwag. Siya ang nagbantay rito dahil gusto niyang siya ang unang makita ng binata kapag nagising ito. Naluluha na naman siya habang pinanonood niyang nakapikit ang lalaking pinakamamahal niya. Ginagap nito ang kamay niya at kahit natutulog si Blake ay nagkwento siya. Sinabi na nito ang lahat at kung noon ay sobrang kirot na nararamdaman niya kapag inaalala ang mga nangyari, ngayon ay hindi na. Ang importante ay napatawad at mahal na siya ni Blake. Kung alam mo lang na ni minsan walang pumalit sa iyo sa puso ko. Naghintay rin naman ako ngunit hindi ko inaasahan na sa ganitong sitwasyon pa tayo magkikita. Mahal na mahal kita, Blake. Hinihimas nito ang kanyang pisngi. Awang-awa rin siya sa binata dahil hindi rin niya ito nadamayan noong mga panahon na iniindan nito ang sariling sugat na dinoble niya. Pero tulad nga ng sabi niya ay tapos na yon. Kung magkakaroon man ang pagkakataon na maging sila ulit, ay hinding-hindi niya hahayaang masaktan nito. Kinabukasan, nagising si Blake. Bahagya pang sumakit ang mata niya nang makita ang maliwanag na ilaw. Ngunit ang napansin niya ay ang babaeng nakasubsob sa gilid ng kama niya. Napangiti siya kahit nangihina pa siya. Hinagod niya ang buhok nito. Kung noon ay galit at puot ang nararamdaman niya, ngayon ay pagmamahal at awa na lang. Dahil sa ginawa niya ay nagising ang babae. Gising ka na? Teka lang, tatawag muna ako ng doktor. Ngunit mabilis siyang pinigilan ng binata at hinila. Dahilan para mapayakap siya rito. Hayaan mong tayo lang muna rito. Hindi naman ako mamamatay. Miss na kasi kita. Parang kiniliti ang puso ni Rose. Ni minsan ay hindi sila nagkausap ng maayos. Naakala rin niya'y hinding-hindi na mangyayari. Ngayon ay walang paglagyan ng tuwa niya. Ilang minuto rin silang ganoon, nagpapakiramdaman at ninanamnam ang mga sandaling matagal na nilang gustong gawin. Nalaman lahat ni Blake ang mga nangyari kay Rose. Ganun na lang ang inis niya sa sarili kung bakit napabayaan niya ito. Hayaan mo na, pareho tayong naging mahina. Nakaraan na yon. Ang importante ay ang ngayon. Pero paano yung anak niyo ni Daddy? Sa'yo to. Never pang may nangyari sa amin ng daddy mo. Napakunot noo si Blake at doon nalaman niya ang dahilan nito. Nakaramdam rin siya ng patawa dahil may pakialam din pala ang ama nito sa kanya. Parang sabay-sabay na nabunutan ng tinik ang dalawa. Pagkatapos malinawan sa lahat at higit sa lahat ay ang malaman na mahal pa rin nila ang isa't isa. Naging maayos ang lahat. Dalawang araw matapos magkapatawaran ng mag-ama, ay binawian din ito ng buhay. Ang daya nito, pinaopen mo pang China tournament pero hindi ka naman makakatulong. Noon hindi ka sumama, ngayon hindi ka na naman sasama. Next time, ako na magpapakasal para makapag-absent man lang sa tournament. Paberong reklamo ni Ace na pinaparinggan si Rose at Blake. Gusto ko sana kaso hindi ko maiwan ang asawa ko. Masela ng pagbubuntis niya. Magpakasal na kasi kayo, sabi ni Drake na nangaasar na rin. Next year na, baka masukob ang pagkamatay ni Daddy. Naniniwala pa ba kayo sa sukob-sukob na yan? Ani Leonard, wala nang nagawa ang Sigma sa desisyon niya. Bago sila umalis ay nag-celebrate muna ang grupo. Celebration to ng tagumpay natin sa Hawaii Underground Tournament at kay Blake na ikakasal na. Anunsyo ni Drake. Naging masaya ang gabi na yon sa kanilang lahat. Nang makauwi na ang mga pinsan niya ay nagkasarili na ng magkasintahan. Tinitigan ni Blake ang asawang nakahiga sa kama habang hinihimas ang magdadalawang buwan nitong tiyan. Walang paglagyan ang saya niya. Hindi niya inaasahan na pagkatapos ng hinagpis na pinagdaanan ay may kaakibat din palang maganda sa huli. Ngunit natutunan din niya na mas palawakin ang isipan nito at pangunawa. At ngayon, wala na siyang mahihiling pang iba kung hindi ang ingatan ng pamilya niya. Oh, ba't nakatayo ka lang dyan? Hindi mo ba ako tatabihan dito? Nakangiting tanong ni Rose. Dahan-dahang lumapit si Blake sa buntis niyang nobya. Marahan niyang inilingki sa mga braso nito sa babae na parabang pinaparamdam nito na secured siya sa kanya. Saka sinamahan sa paghimas ng tiyan nito. Ito ang simula ng naudlot nilang pangarap
Kaya naman, susulitin na nila. Hindi pa masyadong malaki yan ah. Baka naman... Blake, tumigil ka nga riyan. Nahihiyang sabi ni Rose. Nahiya ka pa nung lasing na ako. Tumigil ka nga, patayin mong ilaw. Parang batang tumayo ang binata upang patayin ang ilaw. Bibigay rin pala, wala nang pakipot dahil ang nananahimik na si Blake ay bumalik na sa dati. Gagawin na niyang lahat na magagawa niya para sa bagong pamilya niya dahil hindi magiging madali ang kaligtasan nila. Lalo na't nakakuha na sila ng badge. Mas pagtutuunan sila ng pansin ng mga kalaban nila. Sa ngayon, susulitin nila ang mga oras ng pagmamahala nila. I love you, Rose. Hayaan mo. At ihaharap kita sa altar pagkapanganak mo. I love you too, Blake. Asahan mo rin na magiging matapang din ako na samahan ka sa lahat. Sa lahat-lahat ng pagsubok natin. Sagot ng nobya bago siya sa ilin ni Blake nang halik. Wakas. Thank you.